Gospel of Reconciliation. Magsitayo po ang lahat. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Mga minamahal na mga kapatid, muli ating itaas sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating ipinapanalangin ngayon. Lalong higit ang biyaya ng kagalingan sa maraming mga may karamdaman. At upang tayo ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang, pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Tayong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga sumasampalataya sa iyo ay iyong binuhay sa tubig ng binyag na pinagsilangan. Lingapin mong lagi ang mga isinilang kay Kristo ngayong ang kasalan at kamatay ay kanyang natalo, upang ang mga bininyagan ay manatili sa pagpapala mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag, lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Eneas. Ito'y paralitiko at 8 taon nang nararatay. Eneas, ani ni Pedro, pinagagaling ka na ni Hesukristo. Tumindig ka at ayusin mo ang iyong higaan. At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat na naninirahan sa Lida at sa Ron at namamampalataya sila sa Panginoon. Si Jope naman, may isang alagad na babae. Ang pangalan niya ay Tabita. Sa Grego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ang ibig sabihin, usa. Ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyo'y siya ay nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito'y binurol sa silid sa itaas. Di kaluyon sa Jope ang Lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro,
Inutusan nila ang dalawang lalaki upang siya ay pakiusapang pumunta agad sa Joppe. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating nila doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang babaeng balo, nananangis at pinakikita ang kanyang balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas noong ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, "Tabita, bumangon ka." Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siya ang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya mga banal at mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabalay ito sa buong Joppe at marami ang sumampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog?" Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa Diyos ko, Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa aking kaloob, ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa tuwing nang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng puong kong may papanaw, kahit ito ay isa, labis siyang magdaramdam. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Panginoon, narito ako inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglulungkod akong lubos. Yamang ako iniligtas, ginalinga at tinubos. Ako ngayon maghahandog ng ahayang pasasalamat. Ang handog ko'y panalangi, sa iyo ko ilalaga. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin." Sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, "Iyan ang dahilan kaya ako sinabi na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama." Mula nooy, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya.
Kaya't tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Mga minamahal, kasama din natin ng mga nasa tahanan sa pamamagitan ng Radyo Totoo, ang radyo ng Archdiocese ng Lipa. Ganun din ang mga kasama din natin sa pamamagitan ng live streaming. Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito? Ito'y mula sa mga tao, sa mga alagad. Ano yung hindi matanggap nila na hindi nila mapaniwalaan? Una, si Jesus bilang sa Eucharistia, ano? Sa yung last, yung pagtayo sa atin ngayon, ano, yung pagkimangungumunyo na si Jesus 'yon. Yun ay ang katawan at dugo ng ating Panginoon. Di matanggap yon. Papaano magiging laman at magiging dugo ano ng ating Panginoon at kakainin nila. Ano, hindi maunawaan ng mga tao at ng mga alagad, hindi nila matanggap ang Eucharistia, no? Mabigat para sa kanila, mabigat ito, mabigat nakaturuan ito. Hindi namin ito mapapaniwalaan na si Jesus 'yan. At sa ating panahon ngayon, no, napakaraming katuruan sa simbahan ang hindi matanggap ng iba. Kabanalan ng pag-aasawa, no, ang sakramento ng kasal, no, yung kabanalan ng buhay may asawa. Marami sa panahon ngayon ayaw magpakasal. Di naniniwala sa sakramento ng kasal. No? Sila'y nagsasama, no? Na lamang. Pero ayaw magpakasal, no? At pinabigat pa 'yan, ano? Dahil hindi nila matanggap ang sakramentong ito, ang gusto pa nila, pwedeng lalaki at lalaki, babae at babae. Ano? Sapagkat hindi nila matanggap ang katuruan ni Jesus, ang kabanalan ng buhay may asawa. Kaya ang daling iwanan, no, ang daling hindi pahalagahan, no, para sa kanila yung pagpasok sa kasalanan, no, adultery, para sa kanila ang daling gawin niyan. Sapagkat hindi nga sila naniniwala sa biyayang ito ng sakramento. Mabigat nakaturuan ito para sa kanila. No? Ang kabanalan ng buhay, no? Mabigat para sa kanila ngayon sa panahon, ano, ang abortion, ang iba'y legal, no? Mabigat para sa iba na 'yan ay katotohanan. Kaya sila'y nag-aalisan kay Jesus. Mga minamahal na mga kapatid, ang tao ba'y mayroong iba pang opsyon maliban sa Diyos? No? Tayo'y mayroong pang pupuntahan na mas magandang buhay maliban sa Diyos? Malibang tayo'y sumunod sa Diyos? Mayroon pa ba tayong mas alam na mas magandang buhay tayong tatahakin malibang yung ipinagkakaloob sa atin ng Diyos? No? Ang buhay ng tao ay nakasalalay sa Diyos, no? Kaya bilang tao, ang tunay na kalayaan natin ay yung pagpili natin sa kabutihan. Ilang tunay na pagiging malaya ng tao, yung pagpili mo sa Diyos, no? Yung araw-araw ang Diyos ang pinipili mo. Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Dahil ba din dito ako ay iiwanan ninyo?" No?
Pwede nating sabihin, bawa sa panahon ngayon, ikaw ay pagod na, no? Hirap na sa iyong buhay, no? Pwede nating sabihin, araw-araw naman ako'y sumisimba, ako'y pagod na, ako'y hirap na, no? Ako'y hindi ko na kaya ang maglingkod sa Panginoon. Ako'y suko na, no? Dahil ba sa iyong pagkapagod o tinatamad ka ng mag-commit ng iyong sarili sa Panginoon, siya'y iiwan mo na, no? Anong sagot ni Simon Pedro? Panginoon, kanino po kami pupunta? To whom shall we go? No? To whom shall we go? Sabi ni Simon Pedro, saan pa po kami pupunta? No? May pupunta pa po ba kaming iba malibang kami sumunod sa iyo? No? May pupuntahan pa tayo malibang tayo sumunod sa Diyos, kay Jesus. Sapagkat sabi niya, no? Nasa inyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Words of eternal life, no? Yung buhay na walang hanggan. At yan, mga minamahal na mga kapatid, ang nakakalimutang pahalagahan ng tao, yung eternal life. Tayo naman ay nabubuhay dito, pansamantala. Pero, mawawala ang ating body, maaagnas yan. Pero ang ating kaluluwa, mabubuhay yan. Saan ang punta niyan? Ano? Saan ang punta niyan? Dalawang pupuntahan niyan. Diyos at yung pahirap sa kabila, ang impyerno. No? Kaya ang mahala sa buhay natin ngayon, mahalagang tao, pinapahalagahan mo yung iyong eternal life. Yung buhay mo sa kabila. Lagi ko nga pong sinasabi na sa panahon natin ngayon, mahalaga yung ikaw ay magpakabuti na. Yung ikaw ay magpakabait na. Yung sa panahon natin ngayon, na ikaw ay lumayo na sa masama. Sapagkat, alam natin, sa kabilang buhay, hindi ka na makapagdasal. Hindi ka na makapagsisi. No? Nakasigurado ka ba nang iniwanan mo nang hindi nang iniwanan mo ipagdadasal ka? Nakasigurado ka ba ng iyong asawa, ng iyong anak, ng iyong kapatid, ng iyong magulang o ng lahat ng iniwanan mo ay ikipagdadasal niyang mga yan? No? Ay kung masama ang ugali mo, ay hindi ka pagdadasal ng mga yan. No? Kaya ngayon pa lamang sa buhay nating ito, ngayon pa lamang, pahalagahan natin yung ating buhay doon sa kabila. Kaya nga, sabi ni Simon Pedro, wala na kaming Lord, wala na po kaming pupuntahang iba, kundi ikaw lamang, susunod kami sa iyo. Sapagkat, ang sumusunod sa iyo ay nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lupa'y nayanig, ito din ay tumahimik, na ang puna'y tumindig bilang hukom natin.
magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalusalo ang lahat sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako ay buhay lagi bilang handog. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagisi-awit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupunong langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa mala ng Panginoon. O sana, o sana, sa hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may pagkalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ilingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Magsitayo po ang lahat. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa namin kami ay Diyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Si Jesus lamang ang dahilan ng pagtitipon, kaming manlalakbay sa Kanya dumudulog. Si Jesus lamang ang tangi naming handog para sa kapayapaan ng buong sansinugong. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay pagkain sa aming kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alam ng bagong tipan, inumin ng bibigay sa Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tanggapin
nagbibigay sa amin ang kalakasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pangbansang Dambana, mangyaring pakiingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makatutulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiskan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikompleto ng mga impormasyong kinakailangan. Kapio, sa pangunguna ng ating Ministry on Social Services, may libreng laser tuli na gaganapin sa Divine Mercy Hall sa April 27, 2024, sa ganap na ikapito ng umaga hanggang ikalawa ng hapon para sa unang 100 mga binatilyong Tomasino na walang kakayahang makapagpa-ospital mula edad 5 hanggang 16 na taong gulang. Maaari kayong magpalista sa opisina ng Pambansang Dambana o makipag-ugnayan sa mga detalyeng nasa screen hanggang April 23 lamang po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 9 ng umaga na susundan ng Healing Liturgy. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong ilabas ang inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagapal at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan. Kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Aleluya, narito na ang araw na dulot ng Diyos, nabuhay na si Kristo nga, tingari at manunod.